What's up, Doc Mike? Today's topic for August 19, 2020. Nationwide bandwagon conscience campaign to make people comply with the mandatory minimum health standards of our government to flatten the curve and prevent the Philippine healthcare system from being overwhelmed so we can save precious human lives. Project, Konsensya ng Bayan Laban COVID-19. For our musical encore, Jazz Clean Air presents Bahay Cubo. An original Pinoy jazz rendition of a popular Filipino folk song performed by the Jazz Clean Air Band. Original musical arrangement, Dr. Michael Raymond Aragon. Stay safe. Project, Konsensya ng Bayan Laban COVID-19, layunin, pagtulungan agad natin at magalang na ipaalala o sitihin sabay-sabay ang bawat tao na makita na lumalabag sa minimum health standards para sila ay sumunod at maiwasan manghawa ng COVID-19 infection sa ibang tao. Timeline, ngayon na po, bago maging huli ang lahat, paalala, huwag natin iasa lang itong crucial action versus COVID-19 sa gobyerno. Lahat tayo ay may pananagutan na ipanalo ang laban ng bawat Pilipino kontra COVID-19, galing sa pribadong sektor, isang bukas na apela para sa lahat ng Filipino, isang magandang Pilipinas para sa inyong lahat mahal kong mga kababayan, ako po ay si Attorney Leo O. Olarte, MD, isang medical doctor, abogado, dating president ng Philippine Medical Association at ngayon ay presidente ng Clean Air Philippines Movement, Inc. Ang multi-sector organization namin ay maigting na lumalaban para makamtan natin ang malinis at ligtas COVID-free na hangin para sa lahat. Ang SARS-CoV-2 na sanhi ng COVID-19 pandemic ay nasa hangin na po. Gusto ko po sana umapela ng buong puso sa lahat ng mga Filipino para magsama-sama tayo sa isang malawakang hakbang o positive nationwide campaign para sa kabutihan ng pinakamamahal natin bayang Pilipinas. Ang bayan po natin ay nahaharap ngayon sa pinakamatinding pagsubok sa loob ng maraming taon sa istorya nito bilang isang nasyon. Itong tinutukoy kong pagsubok po ay ang COVID-19 pandemya na bumibiktima at matinding nagpapasakit at nagpapahirap sa atin lahat, hindi lang sa aspeto ng kalusugan natin bagamat at higit sa lahat sa atin mga kabuhayan, at sa humihina ngayon na ekonomiya din ng ating bansa. Hindi po kaya ng ating gobyerno na mag-isang ipanalo ang laban ng Pilipinas versus the almost invisible virus na sanhi din ng COVID-19 without our people's full support. Kailangan ng buong bayan at taong bayan na kumilos agad para tulungan ang nag-iisang gobyerno natin para madelay muna ang rapid spread of COVID-19 infections habang hinihintay natin ang pangmatagalan na lunas o COVID-19 vaccine laban sa nakakamatay na pandemyang ito. Kalimutan po muna natin ang masamang pamumulitika at mga negatibong asal o gawain na magdudulot ng divisiveness sa ating lahat at sa mga konkretong hakbang natin para ipanalo ang Filipino War versus COVID-19, ang gobyerno natin ay hindi perpekto, kung meron mang pagkukulang ito, tungkulin natin lahat bilang mabuting mamamayan na tulungan ang ating gobyerno na mapunuan ang mga tungkulin ito para sa ikabubuti ng ating mahal na bayan. Tandaan natin na nag-iisa lang po ang gobyerno ng Pilipinas, itong gobyerno natin ay para sa taong bayan, na ginawa ng taong bayan at nagmumula ang puwersa nito sa taong bayan din. Bawat Filipino ay meron malaking responsibilidad na tulungan ang ating gobyerno laban sa COVID-19, kung matalo ang gobyerno sa nationwide war versus COVID-19 dahil hindi natin lahat sinuportahan ito, tiyak na ang malagim na consequences na dulot nito ay agad direktang tatama sa atin lahat, kaya ako ngayon ay maigting na nanawagan sa lahat ng Filipino sa buong bansa na, isa, lahat tayo sumunod sa mandatory minimum health standards ng gobyerno laban COVID-19 to flatten the curve and prevent the Philippine healthcare system from being overwhelmed. Kung ma-overwhelm ang healthcare system natin, tiyak ang maging resulta ay kamatayan ng marami natin mga kababayan. Dalawa, huwag mahiya na humanap ng kasama, observing social distancing, para malapitan agad at ipaalala sa magandang paraan na dapat sumunod sa gobyerno ang isang violator at sabay-sabay, bandwagon, nating pagtulungan sitihin ang isang tao na makita natin na lumalabag sa government minimum health standards. Hindi sapat na mag-anunsyo lang tayo sa tri-media na kailangan ng lahat na Filipino na sumusunod sa minimum health standards ng gobyerno, higit na kailangan ang mahigpit at sabay-sabay, bandwagon, na aksyon o sitihin natin lahat sa mga nakitang violators ng mga mandatory government health protocols versus COVID-19, kailangan mahigpit na bantayan at literally sabayan, bandwagon, ng positive action para maipatupad ito ng lahat sa buong bansa, kasama ng gobyerno, laban sa mga nasabing violators or potential violators, deterrence or prevention.
Hindi kaya ng gobyerno bantayan at ipatupad ng mag-isa lang, sa lahat ng oras, para makapag-comply ang halos 110 milyon na Filipino sa bansa sa mandatory minimum health protocols of our government? 3. Maari lang po din na ipaalam at ipamahagi itong apela natin sa lahat ng mga Filipino para magkaroon tayo agad ng epektibong collective or bandwagon conscience sa bayan upang sumunod ang lahat sa mandatory minimum health standards laban sa mabilis at malawakan pagkalat ngayon ng COVID-19 infection sa buong Pilipinas. All Filipinos are now the new frontliners in the country's critical fight versus COVID-19. We should not only follow the minimum health protocols of government, we must positively enforce them ourselves on other people around us, together with government, so we can stop the rapid spread of the COVID infections that kills people. By literally doing this, the life that you save may be your own or your loved ones. 4. Umaapila din po tayo sa lahat ng mga role models ng bayan katulad ng mga artista, sport and musical entertainers, religious and other leaders, bloggers and social media influencers, private and public organizations, at mga sikat na mga personal idols sa buong bayan, para magkaisa sila lahat sa kampanya natin para hikayati na maging active ang lahat ng Filipino sa pagbabantay at pagpapatupad ng mandatory minimum health standards sa buong Pilipinas kaagapay ng ating gobyerno. Huwag po kayong mahiya, humanap ng makakasama at agad sitihin at paalalahanan ang lahat ng tao lumalabag sa minimum health protocols pag nakita nyo sila. Labis at lantaran dapat tayo makialam sa mahigpit na pagpapatupad sa mandatory minimum health standards ng ating gobyerno. Huwag natin iasal lang ito sa gobyerno. We are all in this together. Lahat tayo ay may mabigat na responsibilidad na puksain agad ang COVID-19 bago pa ito tuluyan pumatay ng maraming tao. Stand up for your basic right to life. The life you save may be your own. Makialam na po tayong lahat ngayon at sama na. Maraming salamat po para sa bayan, Attorney Leo O. Olarte, MD President Clean Air Philippines Movement Inc.
We'll be right back.